maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Boy. Ganito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kakaibang episode ng ating matutunghayan dahil pag-uusapan po natin ay ang walis. Ayan. Ang pagwawalis nga po or ang walis ay isang industriya na hindi masyado napapansin pero bawat tahanan ng bawat Pilipino, sigurado ako present po ang walis sa inyo. Kaya po nag-imbita kami ng isang well experience sa paggawa ng walis para po sa ating episode ngayon. Kaya abangan niyo po yan. Ito po ang Adria po. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayon nga po, meron tayong makakasama. Siya po ay galing ng San Antonio, Nueva Ecija. At meron siyang 40 years na experience sa paggagawa ng walis, tambo, at ng walis. So, ang makakasama po natin ay si Sir Edgar Mangahas. Hello po! Hello! Good afternoon po! Sir, maraming salamat po sa inyong pagtanggap ng aming imbitasyon. Salamat din! Eh, nakikita ko maraming walis sa iyong likuran. Oo, ito yung ginagawa ko. Pero wala din yung pag-uusapan natin kasi pag-uusapan natin yung tambo. Pwede mo munang i-ano ka, mister. Ano ba yung mga walis na nandiyan sa likod mo? Itong walis na nandito sa likod ko, ito yung mga nanggagaling sa Bicol, Baguio, na hindi na binabagsak dito sa San Antonio. Yan naman namin kinukuha dun sa may mga puunan. Mm. Tapos yan ay walis tingting at saka walis tambo. Tama ba? Tingting ba yan? Oo, walis ano lang din? Hindi. Ito siya yung nagagaling siya ng Bicol o Baguio. Ganito pa lang siya. Ah, ito, ayun yung sa kabila ay process na, nagawa na. Oo, so, process na pang panato, pang market na. Pang market na, opo. Bali sir, pag-uusapan natin walis tambo. Nasa likod nyo, yun ba yung walis lasa? Lasa daw? Oh, lasa? Yan. Para lang meron tayong ano. Ma-identify natin. So, meron dalawang klase ng walis, yung tambo at yung lasa. Sir, tell us more about dito sa tambo. Saan ba natin ito kinukuha? Saan ba ito nakatanim? At paano ba ito i-harvest? Yun yung walis tambo na kinukuha namin sa Pampanga, hindi nila itinatanim yan. So, sa alam, tumutubo sa mga bakanting lote na mga, yung mga yun, tinatamnan nila ng tubo, nakahalo-huro niyan. Mm. Ayun, yun naman ang kinukuha namin sa buwan ng September. Tapos sir, pag ito yung nakahalo, sabihin, kung hindi ito tinatanim, eh kung saan-saan lang ito tumutubo, sabihin, palipat-lipating kayo ng lugar. Oo. Pagka, limbawa, sa Bacolor, eh walang ganong tampo dyan, pumupunta kami ng Lubao. Mm. Pero sir, sa 40 years, no? Ibig sabihin, matagal-tagal na talaga kayo ng walis. Ilang beses bang mag-harvest niyan? Tapos, kasi hindi naman siya tinatanim, ang tanong ko, nauubusan ba yung lugar na yan o nababalikan niyo pa siya na meron ulit na tumutubo na tambo? Sa loob kasi ng isang taon, minsan lang siyang namumulaklak. Ngayon, ang pamumulaklak niyan, isang buwan. Ganong katagal yung kanyang panahon na pamumulaklak. Ngayon, yung isang buwan na yon, araw-araw kami nangunguha sa Pampanga. Iniipon namin yon, pagka nakaipon na kami o natapos na yung buwan na yon, saka pa lang kami gumagawa. Mm-hmm. Uubos din siya.
Pagkat ang to namin, kasi yan lang kami kumukuha ng yan nabubuhay namin, yan lang ang din ang binubuhay ko sa pamilya ko. Eh pag kaya rin ng wali, ng kuhanan, gawa naman kami ng gawa. Kasi yung ginagamit namin dun sa araw-araw na kuha na pangunguha, mayroon din kaming ginagamit na kondo, na labor, pamasahe, pagkain. Opo. Oh, ganun ang kuhan. Pagkaya rin ng tambuan, saka naman namin pinapalitan yon yung mga nagastos namin. Mm. Sir, sino kasama niyo nag-harvest? Tapos, napanggit mo September, tama ba? Ang harvest time niyo ay September? Marami kami, mga kaibigan ko, nakasakay kami sa motor. Maalis kami dito ng alas 4 ng madaling araw. Marating kami doon. Alas 7 ng maga. Mag-i-start na kami noon hanggang alas 12 ng tanghali. Tapos uwi na kami. Ang dating naman namin dito, alas 5, alas 6 ng hapon. Oh. Araw-araw yun. Parang may nakita kasi akong video. Nasa tubigan, nasa may ilog, no? Oo. Gano'ng kahirap nun? Ayun, mahirap. Pagka pinulikat ka pa doon, hindi ka na makakakuha. Oo nga. Ako talaga, sanay ako na nakikita yung tambo, eh buo na. Ngayon, ito yung isang eye-opener sa akin. Kasi, gano'ng pala kahirap kumuha ng tambo at mangupo niya. Mahirap. Tsaka minsan nga, sa amin, mga kasama ko nangunguha dyan, nakakagat sila ng ahas, kumuha sa palan niya. Yan ang na-encounter namin sa mga tambuan. Kaya lang, ala kaming toys kasi yan lang ang alam namin ang anak buhay. Opo. Paano niyo po nalalaman na merong available na tambo doon sa lugar na yun? Kuan yun, kasi pag kinuha na namin ng halimbawa, as 5 ng September, yung tinuna namin na 5 ng September, papalipas lang kami ng isang linggo, babalikan uli namin yun. Kasi hindi naman sabay-sabay na lumalaki yun eh. Yung maliliit no, pagbalik namin, mahahaba na uli. Yun naman ang kukunin namin. Hindi pa malaman kung ano na, kung pwede na siyang kunin. Kasi yung mga maliliit pa. Saka, tama ba? Yan yung pinakabulaklak eh, no? Oo. Kasi hindi siya sabay-sabay sila na mahahaba eh. Pinipili muna namin yung mahaba, yung maliliit, binabalikan namin, papalipas lang kami ng isang linggo, babalikan na namin yon. Bago naman umabot sa isang linggo na yon, sa iba naman kami lugar na nangunguha. Opo, ito yung curious na tanong, paano nyo hina-harvest? Kasi matataas yan eh. Kasi sa amin, yung katulad ko, gumagamit ako ng sungkit na mahaba. Di naman mga kasamahan ko, binabali nila yung puno. Ganon ang panila, yung talagang sukalan. Opo, eh paano yung pagka binali nyo, sabihin hindi na siya mamumunga ulit. Oo, yun na nga ang kondon, na pati yung maliliit, hindi na kondon dahil nababali. Kaya ang ginagawa hindi na kayo makakabali. Oo, kaya ang ginagawa namin, sinusungkit namin, pinipili namin yung pwede na. After nyo po ma-harvest, ano po yung susunod na proseso para sa paggawa ng tambo? Kuhan muna yun. Hinihimay muna namin yung ibibilad muna yon kasi galing ng sariwa. Ibibilad muna namin yon ng mga dalawang araw, ng tatlong araw para matuyo. Pag natuyo na, tapos yun, nihimay na yon na para maging walis. Tapos bibili na kami ng materyales. Ayun, tuloy gawa na yon. Sa loob naman na maghapon, pagka yun na nagkuhan kami, yung mga 20 walis, tapos ko naman na maghapon. Gano'ng kadami na harvest niyo, sir? Para sa 20 na walis, gano'ng kadami? Mga, kuhan yun, mga, yung mga ganyang kalaki, yung digkis niya. Mm-hmm. Hindi nyo siya ng kilo-kilo per kilo. Hindi, per bigkis. Per bigkis kasi yun. Kasi pagka kinikilo na namin yan, yung nandito na sa bahay, na yung nahimay na. Gano'n ang pa namin. Yun ang nakikilo-kilo nyo na. Oo. Sa paggawa po ng walis, ilan po ang mga kasama natin? Saka, sabi mo, kaya natin tapusin ang 20 piraso na walis sa isang araw. Oo. Mabilis na ba yun? O ano pa yun? Relax pa? Chill mode?
Eh, kung lang ngayon, medyo mabilis na din yun kasi maraming proseso eh. Unang-una, yung ang tawag namin doon, pag naibilad na at natuyo, inihimay. Mm-hmm. Inihimay namin siya. Tapos, pag nahimay na, aataduhin mo pa yun eh, para pare-parehas ng laki. Ano gagawin? Aatatuhin? Kaya pakikita ko sa'yo. Pakikuha nga yung isang piraso. meron pa ako rin yung natira eh, nung pang last year eh. Ito yung tsura ng tambo na kinukuha namin. Ayan. So, yun na. Pagka kasasariwa siya, green. Diba? Green. Mm. Ayun. Ito na siya pag natuyo. Ayan, para parehas siya. Kasi, alam naman, pagka kinukuha mo, hindi naman pare-parehas. Ganito, inihimay namin yan na maliliit. Para wala siyang buto. Ngayon, pagka nahimay yan. Ay, siya yan. Oo, tinatanggal namin yun. Tapos, ito na siya, pagka yung ito na, pero ginagaling sinasakman namin na ganyan para pang market pare-parehas ng laki. Mm. So, bali yan sa ginugupitan mo pa para pare-parehas ng laki. Oo, yung puno niya. Pero ito hindi, pantay-pantay na yan eh. Sinusukat kasi namin isa-isang ganun. Meron kaming sukatan nung haba. Opo. Pagka nasukat na siyang ganun, puputulin namin sa puno o tapos ihimayin naman yung natira. Isa-isahin na inihimay. Tapos, yung buto, pwede nyo ba itanim yung buto niyan o hindi? Ay, hindi yun na itatanim. Tinatapon na namin. Yung diretso puno nito. Yung puno kasi nito, pagka tapos ng harvestan, tumutubo uli. Dumadami sila. Kasi nga, damo lang siya eh. Na kahit saan yung pwede. Yun ang makagandahan po ng damo. Oo. Dahil, pagpakita sa amin, paano ba hinihimay yan? Ganyan ang pag-iimay. Ay, ito. Ang galing ng cameraman natin. Napaka-pogi pa. Baba mo ng konti, sir. Di makita yung ano. Ayan, yan ang pag-iimay. Ito yung ang hinihimay na to. Ano, lasa yan na. Hindi yan yung tambo. Pero same process po. Oh, lasa yan. Hmm. Yan. So sa paghihimay po, gaano katagal po inaabot? Eh matagal ah, matagal kasi kung ilang piraso 'yon, hawakan niya isa-isa 'yon. Mm. Yan oh, ganito. Pa nakakasugat 'yan kasi minsan naranasan ko 'yan eh sa wale. Kuko, sa kuko. Kasi kinuprot na ganoon eh. Opo. Oo. Kaya kami may katabing gunting. Ayan. Para pag masyado matigas, ay gugupitin na lang. Opo. Ayan. Tay Edgar, ano-ano naman po yung mga materyales na ginagamit po natin? Baka po pwede natin ipakita. Tapos yung tangkay niya. Ito yung tangkay niya. Ito ayan, yung panahon. Sige po. Ito yung pinananali ko. Tapos alambre na. Oo, eri naman yung pantahi. Yung gamit niyo po ng pantahe, hindi na po yun dati kasi di ba ginagamit natin ratan? Oo, kasi iba na kasi ngayon eh. Ayun, ayun oh. Ito. Ito, ganito na siya oh. Ayan. Yan yung pinalagyan natin ng mga design. Oo, ito na siya. Ito yung plastic niya. Iba-ibang kulay kasi yan. Opo. Yun. Doon sa pagde-design natin dyan, Tatay Edgar, sino po nagde-disenyo? Meron kayong sinusunda na template, mga format? Wala. Basta isip ko lang, ganun, kung ano yung maganda sa mata, siya kung ginagawa. Kung sa mata, yung nakaka-attract ba? Yung sa design nyo po, ay kung ano lang yung maisipan nyo. Oo. Mm. Kasi ang kinukuha ko kasi sa Kwan, yung mamimili kung paano sila ma-attract sa product ko. Mm-hmm. Pero yung po bang ano na yan? Kasi alam mo, di ba, pagka tinalian natin itong ano, tambo, minsan kasi kumakalas. Yung pagka nagwalis ka, humihiwalay. Yun bang design, may kinalaman doon? Oo, meron. Kasi hindi lang naman ako ang gumagawa. Yung iba kasi, hindi na nila itinatali yung alambre doon sa may tinatawag namin tangkay. Kabod na lang nilang iikot nilang ganon.
Ako, ginagawa ko, nakatali yung alambre doon sa tangkay. Para maganda yung ikot ng alambre, pag hinila mo, kahit tapakan mo, hindi mabubunot. Kasi yung alambre niya nandoon sa tangkay. Opo. Halimbawa, ako ay mamimili. Paano ko malalaman na ganun kaganda ang pagkakatali ko doon sa tangkay? Eh, kuwan yun. Kasi ang... Sa kuwan ko kasi, hindi pare-fresh yung gumagawa eh. Pero sa amin kasi, ganun ang ginagawa ko. Para yung customer ko... Babalik? Eh, oo. Satisfied eh. Oo. Kasi yun ang hanap ko eh. Panghanap, pang matagalan. Kaya yung tiba, nagagarantoran ko sila. Kasi yung iba, pagka bumili ka ng walis, kung hindi yung gilid yun, nauubos yung gitna. Oo. Nauna pang naubos bago doon sa kalat nawawalisin mo. Oo. yung mga ganun kasi nilalagyan namin siya ng sabitan para pagkatapos itatayo mo, isasabit mo. Ganun. Para hindi nasisira. Oo. Tay, yung mga ano mo, kasi alam, parang nakita ko sa isang video, may presyo yan eh sa pag ikaw ang gumagawa. Halimbawa, yung decoration, iba-iba ang presyo ng mga paggawa. Saka yung sa pagkakabit ng tangkay, pwede mo ba ipaliwanag sa amin yan? Okay. Paano ba yung buong proseso? Ito. Yung paglalagay namin ng ganito, tatlong piso. Kasama na ito, tatlong piso siya. Yung paglalagay nito sa tangkay, kasama na ito, tatlong piso. Tatlong piso. Tapos, hindi ito labor, naman. Sa labor yung pinag-uusapan natin. Labor yung pinag-uusapan natin. Ngayon, ito naman, ganun din, tatlong piso. Ito. Tapos, itong tahi na ito, bali, 4 ang upa namin. Kaya... 10 piso. O, 4, tsaka 3. O, bali, 10 piso siya. Ngayon, pwera pa yung materialis na ito, yung gagamitin. Mm-hmm. Kasi ang kuha ko naman sa isang roll yun ito, isang tali, 50 pesos. Opo. Napakalabas ko naman siya ng 100 pieces. Yung 100 na ganito mayayari. Opo. Tay, yung hawak mo ba yung pinakamahal na walis o meron pang mas mahal dyan? Ito na yon. Ngayon, kung mas mahal ang gusto mo, mas makapal. Pero ito, yung kayang-kaya ng masa lang. Magkano po ang presyo? Ito, mga 100. 100. Tapos yung mas malaki, 150. Mm-hmm. Mas makapal. Mas makapal. Madadayuhin kita dyan. Para makabili ng walis. Kasi yun talaga, di ba? Yung pagka po lagi ng tanay ko, pag bumibili kami ng walis, ang bilis na ubos ng walis. Ng walis. Baka malawang yung ginagamitan ng walis. Baka malawang yung binawalis. Yun nga po, hindi eh. Pero dati tatay, ang ginagamit nyo talaga ratan. Pero dahil walang makuha na ratan, Plastic na. Pagdating po ba sa presyuhan ng ratan saka ng plastic, ano po yung mas mahal? Mas mamura kasi ratan, kaya lang, mas matagal siyang gawain eh. Kasi... kinakayas mo pa yun eh. Matrabaho mo. Hindi ka tulad sa plastic. Puputulin mo na lang yung haba. Hindi ka na magkakayas. Kasi ako talaga prefer ko ratan. Kasi pili ko ang authentic, di ba? Ratan Pinoy talaga na Pinoy mo. Eh, speaking kasi... of po, alam nyo ba na ang presyo po ng walis online, ilang libong dolyar yan? Sa Amazon, nagkaroon pa ng nag-issue dahil doon po sa presyuhan ng walis. Nakakatuwa lang na Filipino made, ganun kalaki ang presyo. Isang libong dolyat. Nagkabulol-bulol na. Pwede nyo po yung maibenta online. Ngayon, malaki ang market kasi hindi na tayo limitado sa palengke lang, di ba? Mm-hmm. Usually po, nakikita ko ngayon, nakalagay na sa sa mga tricycle. Tapos nilalako. Ganun din po yun sa inyo. Nilalako-lako nyo na tapos may binabagsakan na kayo. Nilalako-lako namin.
sa bayan-bayan. Ganun ang ginagawa namin. Ayun, kasi katulad nung pagka naglako kami ngayong araw na to, babalik kami doon mga pangatlawang linggo para uli alukin sila. Opo. Eh itong nag-pandemic po ba, tumaas po ba ang bentahan ng wagis? Naapektuhan po ba ng pandemic? Oo, malaki eh. Kasi hindi nabili walis dahil pandemic, una-una nilang binibili pagkain. Pagkain na lang. Mm-hmm. Oo. Pero kailan po yung pinaka-peak na mataas ang bentahan ng walis? Dati ang pinaka-ko namin, mga December, November. Eh, kasi mga panregalo, sa mga eskwelahan dati, hindi pa nagpa-pandemic, bago sila magbukas, bumibili na sa amin sila ng marami. Eh, kung nag-pandemic, wala nang eskwelahan, opo, pale-palengke na lang, pandemic, at saka matumal, inuuna nga nila pagkain, kaya malaking epekto sa amin yung pandemic. Mm-hmm. Opo. Kaya sabi ko kanina na nakakwentuhan ko yung ating mga kasamahan dito, nung cleaners ako, kanya-kanyang bili ng walis per grupo. Diba? Sa eskwelahan? Oo, ganun nga. Kaya malakas po ang benta nyo noon. Eh ngayon ay walang klase. Walang klase, kaya wala. Naapektuhan din po. So paano nyo po minamarket maliban po sa paglalako? Eh paano pa po tayo nakapagbenta ng walis? Ang ginagawa namin, pag naglalako kami, pagka sa isang palengke, eh yung mga tindahan, mga tindahan nilang mga plastic, kinaalok namin sila niyan. Eh kumukuha naman kami sa 10, isang dosena. Pagka ako naman, pupunta kami ng baryo. Ayun, yung mga tindahan doon alanganin, siya namin inaalok. Hmm. Kasi hindi kami pwedeng mag-alok-alok sa bahay eh. Opo. Saan matrabaho yun pagka inisa-isa mo yung bahay. Oo. Sir, ito, dahil nga yan, pandemic, nausod din ang online selling. Eh, kayo ba, may naisipan nyo ipasok ng online itong ating mga walis? Eh, kung nagkaroon ako ng Wi-Fi, ayan, magkakaroon na ng online. Finally! Oh. Oh, eh, sabi ko nga, sa Facebook ko, diretso na ang bilihan yan. Oh, sana nga. Tapos, ano pa, kalidad pa, yun na ngayon natin. Pero paano ka ba talaga nagsimula sa pagwawalis na yan, sa pagbebenta ng walis at paggawa? Yung kasing mga magulang ko, nakikita ko yan ang hanap buhay niya nung araw, ginaya ko na din. Mm-hmm. Tinuro naman niya sa akin kung paano gumawa, pagtitinda, at sumasama rin ako ng unguha. Eh yan na rin ang ginawa kong hanap buhay. Yan na rin ang kinuha ko sa pamilya ko, yung pinambubuhay. Opo. Inaano talaga ako kasi nakikita ko yun dun sa video na meron kayo yung hirap ng pagbuka po ng tumbo. Talaga bakit hindi po kayo nag-isip ng iba pang alternative na pagbukaan ng source of income? Eh kasi yung masintambo, yan, alam namin kung saan namin kukunin at yan, alam naman namin kung magkano nagiging pera pagdating ng panahon. Kung mamamasukan kasi kami at kukuha kami niyan, eh mas malaki kinikita ko dyan sa pangunguha. Oh. Opo. Sir, ano problema ang pwede nating kaharapin pag itong klaseng negosyong pinasok natin? Eh, unang-una, pagkayang kasi ang katulad ko, yan ang hanap buhay ko. Kinakapos din kami sa financing o kaya yung pangangailangan namin. Kaya ang ginagawa ko, pagka may konting gawa, tinda para matugunan ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Mm-hmm. Ganon ang nagiging buhay namin. Itong industriya ng walis tambo, ito yung industriya na hindi ko masyadong napapansin pagdating sa agrikultura kasi ang karaniwan nakikita natin, pagpapalay, mga gulay, di ba? Livestock, mga baboy, manok. Oh. Pero kaya nga nung nakita ko po na merong walis, eh maganda na ipakita din natin ano bang industriya ito, di ba? Maganda rin yung sa amin na ito, hindi siya nasisira kahit ma-stock. Tsaka katulad nga na meron nang natuto na
taga Bicol o taga Baguio, tinatanim nila, meron kaming nakukunan taon-taon, hindi napuputol. Tuloy-tuloy. Ang tinatanim ay lasa, pero yung tambo, by December hindi talaga siya tinatanim. Oo, hindi siya talaga tinatanim. Mas mahal ba yung walis na lasa kaysa sa tambo o pareho lang? Ay, mas mahal yung walis na lasa. Ah, ay baliktad! Oo. Kasi ang kuha namin sa isang bundle ng walis na lasa, naabot ng 7,000 dati. Ang isang bundle, wala pa yung materialis doon. Opo. Bali, naabot siya ng 10,000 yung mga 120 pieces ang puhunan mo. Eh yung tambo, hirap lang, sakripisyo, yun ang naman ang puhunan doon. Tulad ko, pag meron na akong mga 500 piso, tatlong araw ko na siyang magagamit, panggusalina, tatlong araw na ako makakapanguha ng walis tambo. Ng walis tambo. Oo. Kaya mas mura kasi hindi mo binili eh. Kinarvest mo lang. Dito ba sa Nueva Ecija, walang tambo? Bakit dumadayo pa tayo ng Pampanga? Eh dito kasi sa Nueva Ecija, puro palayan eh. Alam ka na makikitang mga kon eh, mga tambo dahil tinatabas, tinatamnan nila ng gulay yung gilid ng patubig o pilapil. Opo. Ah. Pero yung ilog natin, wala doon. Meron, kaya lang eh hindi kasi dami nung kinukuha na namin sa Pampanga eh sa tabing ilog kasi, minsan tinatabas din nila. Yung puno kasi niyan, ginagawa din nilang dingding ng bahay. Ah, yan din pa yung sakwali. Iba pa. Yan, oo. Ah, okay. Kaya pala. Opo. Eh, tayo may tanong ako. Pagka ikaw nag-harvest ng tambo sa Pampanga, meron ka ba mga, minsan na pagkakataon na yung karibal mo eh, nandoon? Halimbawa, meron ding nakikiharvest na iba. Oo. Marami kami. Iba-ibang grupo. Oo, iba-ibang grupo. Ibig sabihin, marami talagang tambo sa Pampanga. Oo, marami. Maluwang. Opo. Yun nga lang, yung mga risk na meron doon. Hindi kayo nagsusuot ng mga safety gears, ganyan. Nagsusuot kami. Ah, meron. Oo, kasi yung patulad ko lang. Yung guantes, tapos sapatos, o kaya medyas, tapos nagtatalokbong kami ng muka. Kasi matalim yung dahon yan eh. Oh. O, parang blade siya, pag nasa lingat mo siya, nahihiwa ka na sa kamay. Sa muka. Kaya mayroon kaming guantes, nakatalokbong, nakamedyas. Kaya naman kami nagme-medyas, minsan mayroon kasing mga nababasag na bote, doon lang itinatapon, hindi namin alam. Ganun ang pa namin sa pangunguha, nakamedyas, nakapantalo, nakasambra, nakaguantes. Ayan. Sige, Tay. Puputuloy ko muna ang ating usapan, pero sa ating pagbabalik, pwede mo ba kami pakitaan ng paano ka ba gumawa ng walis? Konting sample lang dyan, no? Sige. Sa ating po yung pagbabalik, ito po ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Edgar. At ngayon nga po ay magde-demo siya para sa atin kung paano ginagawa ang walis. Hello po! Hello! Ayan, sisimula po ni Sir Edgar. Sa tangkay, yan yung tangkay. Oh, ito yung tangkay. Kaya ito yung sinasabi ko para matibay. Kasama sa tangkay yung alambre. Tapos ito, gaganon. Ah, ipapasok. Oh, yan. Kasi para nakasama yung alambre sa tangkay, hindi siya mabubunot. Oh. Yan, kailangan ng malakas na puwersa para mahigpit na mahigpit yung pag-ikot. Oo. Oh, oh. Ah, matibay yan. Hindi na siya mapubunot. Kukuha ko ng taco piece. Sandali, ha?
Imamain ko na po yan. May delivery niya. Ito yung ano eh, naghihimay. Opo, yung naghihimay. Habang kinukuha ni Sir Edgar yung kanyang iba pang materials, ito na, wait, tignan natin yung paghihimay po ni Nanay. Gamit po nilang materials ay lasa. Na hindi po ba nakakangapit? Hindi naman. Maghapon po ba yan? Maghapon lang. Oo, maghapon. Oh, wala nang oras makipag-chismisan pagka ganyan na trabaho. Walang katismisan kasi din eh. Trabaho na. Ito mamaya may tatanong ako, medyo controversial yung tanong ko kasi may nakalagay dun sa wali si tatay, Baguio eh. Pero San Antonio? Ito, tatakpan ko na yung alambre, saka yung puno. So ito, tatakpan. Opo. Bali, puno din ng walis ito. Ito, puno. Ah, yan ay lulusot mo lang. Oo, yung hinihimay niya kasing mga stick, ito na yon, ito. Oh. Pinutol ko siya para takpan yung puno niya. Opo. Ay, Edgar, yung sa tangkay nyo na yan, ay pinabalot nyo yan ng plastic, di ba? Tapos binubuo nyo yung mga letters? Hindi na, may nabibili na kaming kuhan. Ah! Bali, kuhan na siya, sticker. Inilulubog namin sa mainit na tubig. Ah, hindi na yan yung nakaikot pa dati. Oo, kasi yung nakaikot dati, pag nakaras kasi pangit eh. Opo, sinusubukan ko ang buuin yun eh. Oo. Pag nakakalas. Oh, pangit siya. Ito, kahit na masugatan, hindi na siya nakakalas. So, isang buong plastic na pala yan. Nakaano, parang sticker. Oh, sticker siya. Ay, paano yan? Nakalagay kasi dyan, Baguio. Baguio kasi, City. Oo. Oh, kasi yung mga kasing kinukuha namin na walis na katulad yung dahon, nagagaling ng Baguio. Ah. Eh, yung kinuha namin. Itinangalan namin, walis Baguio. Wala bang walis San Antonio tayo dyan para ma-promote naman ang ating anong lugar? Eh, tinesting na namin eh. Hindi na-click eh. Mas kilala kasi talaga ang Baguio pagdating sa walis, no? Oo, sa market eh. Pag sinabi mo kasing walis Baguio, ay matibay eh kaya yan, walis Baguio pala. Pero gawan San Antonio. Yun nga eh. Yun yung gusto ko yan. Dito sa San Antonio pong walis ang piliin nyo. Sigurado. Eh kasi, alam ko nga na ang maraming supplier ng walis sa Baguio ay mga taga San Antonio yung gumagawa. Oo, kaya nga nagkaroon kayo dyan ng Walis Festival. Oo. Kayo po ba ay kasama pa dito sa Walis Festival? Hindi. Yung kwa, yung mga pinaster dito, sila ang kasama sa Walis Festival. Mm. Eh ako kasi walang puhunan eh. Pero marami po talagang gumagawa ng walis dyan sa San Antonio. Oo, oh, isang kuwan kami, isang barangay. Isang barangay, oh. Oo. Oh. Tapos, dinadayo nyo papuntang Baguio. Oo, oh, minsan sa gawing, ano yan, sa Maynila. Opo. Maynila. Yung ginagawa mo, ang presyo niyan ay nasa 100. Oo. Oh. Kasi may ano yun eh, parang medyo manipis, no? Oo, medyo manipis lang siya. Nakaka-amaze. Ngayon lang po nakita na gumagawa ng walis. Usually, binibili talaga yung walis eh. Di wala alam. Ang ganda lang na makita natin kung paano ito ginagawa, saka saan talaga ito nanggaling. Mas ma-appreciate mo yung pagwawalis mo eh. Naku, madami nahirapan dito. Ngayon po yung mga naka-display natin doon sa likod, may order na yon. Wala pa. Yan ay niya. Ito namin, nilalako namin. Mm-hmm. Nilalako namin yan pagka bukas, naglalako kami. Nalagay okay, namin. Di ba dyan na merong festival ng walis, may suporta ba ang gobyerno sa inyo? Sa inyong makapagawa ng walis? Wala. Hmm. Mga sariling kuwan lang namin.
Pero dapat meron kasi kayo din yung nagbibigay ng ano eh. Eh wala, wala kaming po na nagagaling sa gobyerno. Ano na po yung ginagawa niyo, Tay? Ano na yan? Ito, nilalagyan ko lang siya ng design na. Ah. Ganito. Ah, ayun. So, susunod naman, ito gagawin niya. Ganito na. Opo. Yan na yung halagang 3 piso. Oo. Kasama na ito. Ito. Pwede na mag-part-time dyan. Ang inyong mga anak ay marunong na rin gumawa ng walis. Oo. Tinuruan ko na sila para alam din nila kung paano gawin ng walis. Pakaramdam ko lagi malinis yung bahay nyo. Dahil maraming walis. Yan. Ayan, ayan. Malapit nang matapos. Oh. Yan. Bubuka pa siya. Ah, ganun ba yun? Tapos yan po ay gugupitan nyo pa, hindi na? Hindi na. Nalagyan ko na siya ng gupit para nakabuka. Yung ipit mo eh, parang ano lang yan, parang hulmahan lang. Oo, oo, oh, 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 yan. Para makuha mo lang yung lapad ng walis. Tapos kasi, pag nilagyan na ng design, doon lang siya magiging, ano, aalisin na po yung ipit. Tama po ba? Oo, oo. Diba yan? Lagyan ko muna ng kuwan. Ng tahi, para hindi siya bikom. Hmm. Tay, sa yung paggawa ng walis, ano yung pinakamagandang experience mo dyan? Ay, pagka nagtitinday, nakakaubos. Yan yung mga ano na, burn months, no? Oo, yung kaya, tulad ng September, medyo, ikaw nga, magkakaroon naman ako ng walis tambo. Mm-hmm. Ano pala mas mabenta? Walis tambo o walis lasa? Yung kasing walis tambo na yon, yung nakakagamit, mas gusto nila yon. Dahil nung tubok na nila, kaya lang ha, misa lang sa isang taon. Oo. Ito kasi, hindi napapatidan ng stock. All year round, meron yung lasa eh. Oo. Yung kasing tambo, eh misa lang sa isang taon. Yung iba, bumibili lang ng dalawa, di ilang buwan lang nilang gagamitin yon. Mm. Ito kasi, kahit linggo-linggo, pwede silang magpalit dahil hindi nauubos. Opo. Dahil tuloy-tuloy ang supply. Pero mas makapal yung lasa, di ba? Mas buhaghag. Ay, mas buhaghag yung tambo kaysa sa lasa. Oo. Kasi yung buwan nga na yun, yung lasa, kung hirap pang puna namin, nakuha namin yung laki para yung gumagamit. Ika nga, meron naman kostrelo na yung tambo, makapal, mura. Ito kasi, mahal ang puna nito eh. Opo. Hindi kami pwedeng maglaki ng walis, gawa nung mahal ang puna, hindi na kami kikita. Mm-hmm. Talo kayo sa ano, sa labor, saka sa gastos din po ng materyales eh. Oo. Pero sa tambo tay, ano mas madaling gawin? Tambo o lasa? Mas madali yung tambo. Kasi yung tambo, eh sabi mo nga, di ba noon, yung yantok lang ang tahe. Okay. Ngayon, ginagamitan namin siya ng plastic, mas madaling panin yun, gawain. Hmm. Saka unang-una, mas mura yun. Maliit ang puhunan. Oo. Kasi ako mas prefer ko yung tambo. Mas feel kong magwalis pagka walis tambo yung gamit. Kasi kahit sa market, pagka sinabi mo na walis tambo, hindi naman po kilala yung lasa eh. Pero pagbili naman ng walis lasa, wala namang ganun eh. Ang binibili talaga walis tambo. Kaya ngayon ko lang nakita yung lasa pala ang tawag dyan. Oo. Kasi sa gawing Maynila, walis tambo, ganito.
Opo. Pero dadala ka talaga ng oris tambo sa Manila, hindi ka tambo yan. Eh, maganda, ma-identify natin kung ano talaga yung tambo at sa kalasa. Yan po yung lasa. Yung tambo is mas, ano yun, mas mataba. Oo. Saka mas mura ang kwento ng punan. Okay na, oh. Ang galing, o. Oh. Oh, bilis. Okay na siya. Tatay na naman siya. Okay. Tapos saka mo nalang lalagyan ng additional na design. Pero yan ito talaga yung pinaka-foundation. Oo. Tay, maliban dyan sa walis tambo, saka walis lasa, ikaw ba gumagawa ng walis tingting? Ay, hindi. Kasi yung walis tingting, wala kaming nakukunan dito ng maraming kuninyok eh. Ah! Pwede mo tayo pakita sa amin yung iba-iba mo pang ano, paninda dyan para pwede nating ma-advertise. Gamitin natin yung ating programa, baka merong mga tumawag sa'yo. Umorder. Yeah. Ang kwan ko lang dito, ganito. Saka yung walis tambo nga, yung pang-distender. Opo. Meron pa yung design na nakita ko dun sa ano eh, sa nakahilera. Ah, ito, ito. Kaya yung ganito. Yan, Tay, magkano yan? Tandaan din ang kanila nito. Kaya lang, medyo na-stack na. Yung punta kasama yung puno. Yung puno yan, nito. Yan, maganda yung kasama yung puno. Ayun, no? Oo, ayun, no? Mas maliit naman ang kapital nito, puhunan. Kasi diretsuhan siya eh. Wala siyang pantay na kamukha, no? Oo. Ano yung mas matibay, yung diretso o yung nakatungkod? Eh, sa akin, matibay ito, diretso eh. Oo. Ayun, nababali. Pagka, lalo na pag pinalo sa bata. Opo, yun yung sasabihin ko eh. Matibay yan, pampalo. Ito, kahit yung palo mo, hindi mababali. Magkano po yung ganyan sa inyo, Tay? 100 din ang benta namin ito. 100 din. Pero pagka sa market yun, pagka naman dito, nakukuha lang dito sa amin ng 80, ganyan. Hmm, 20 pesos ang ano. Oo. So, dalawa yung klase mo, meron kang kasama tangkay, meron kasama yung puno. Oo. Tumatanggap ka ba ng reseller? Ah, ayan, sa mga gusto mag-reseller, pwede din po kay Sir Edgar. Hindi ka naman nauubusan ng supply, di ba? Yung tambo lang. Oo, marami. Ayan. So, mga gusto po kumuha ng mga walis, tambo at lasa, pwede po kayo kumontak kay Sir Edgar. Ay, ipa-flash po namin yung mga contact number niya. At kayo po ay nakabase sa San Antonio, Sir Edgar, no? Share nung address niyo po dyan. Para kung gusto kayo pupuntahan o tingnan ang inyong mga paninda. San Antonio, Maugat, Purok 3, Pinaglabanan Street. Pag sinabi yung pangalan mo, kilala ka na dyan, no? Oo. Ayan. Sir Edgar, maraming salamat po. Ang dami po namin bagong kaalaman tungkol sa walis na binigay mo sa amin. Siguro, ayan nga, 40 years talaga experience sa kitang-kita naman. Maraming salamat po. And more power po sa inyo at sa inyong business. Salamat din sa inyo. Sa ating mga kababayan, alam ko po na nag-enjoy din kayo at marami kayong natutunan sa aming programa ngayong araw. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree kami dyan.